Good morning, magandang umaga po. Welcome sa programa ang Bawal ang Pikon! Sabayan po tayo ang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at napapanood din tayo sa ating live streaming sa pamamagitan ng UNTVweb.com at sa ating Facebook Live at ganoon din po sa ating 1,360 satellite monitoring centers. Ang panauhin natin ngayong araw, dati pong nanungkulan bilang kinatawan sa Kongreso ng lalawigan ng biliran. Isa rin po siya sa mga nagsiwalat ng umano'y nangyaring dayaan itong mga nakaraang automated elections. At ngayon naman ay isa po siya sa mga naghahangad na makakuha ng pwesto sa Senado. Ano nga ba ang nagtulak sa kanya na kumandidato bilang senador ngayong darating na halalan? Bago natin alamin ang kanya mga intensyon sa pagtakbo, panoorin niyo muna po ito. Ang pagiging biktima umano ng dayaan sa halalan noong 2010 at 2013 ang nagtulak kay election reform advocate at ngayon senatorial candidate Atty. Glenn Chong, kung kaya't pinag-aralan nito ang sistema hinggil sa automated elections. Magugunitang pinangungunahan ni Chong ang tanggulang demokrasya na isang election watchdog na bumubusisi sa naging sistema ng mga nakaraang eleksyon. In manual elections, meron po. Yung pinanggalingan. Yes, kaya sir, meron po. Mas madaling makontrol. Because in manual elections, manual din ang dayaan. They are always susceptible to perception. While nakikita. Pag automated ang election, automated din ang dayaan. Wala ka talagang laban. Because all the cheating will take place within the machines. Sinasabing ilang beses na rin naging resource person ang dating kinatawan ng biliran. Subalit hindi umano siya nagkaroon ng pagkakataon na maihayag ang iba pa nitong punto. Sa naging pagbisita ni Chong sa programa noong nakaraang taon, matapang niyang iginiit ang kanyang hawak na ebidensya at ibinahagi na maging ang kanyang kaibigang senador ay kumbinsido rin na nagkaroon ng dayaan noong mga nakaraang halalan. Magugunit ang isa sa mga tinukoy ni Chong na umano'y anomalya sa automated elections ay ang early transmission ng mga boto. So in 145 Picos machines, meron na po siyang laman na 4,114 ballots before election day. Ang ibig ninyo sabihin, may nakaboto na bago pa mag-election? Yes, sir. Yes, sir. And I can point that out. Paano nyo yung patutunayan na may nakaboto na bago pa mag-election? Sa audit log po ng bawat makina, sir, ng Picos. The audit log. The log is a detailed list of all the transactions that happen within the machine. Dagdag pa noon ni Chong, hindi maisasagawa ang ganitong uri ng pandaraya kung hindi magsasabuatan ang taga Comelec at Smartmatic. Pero nang magkausap anya sila ni dating Comelec Chairman Sixto Brillantes. Ang lusot niya, sinabotahi sila. Somebody did it. Oh, not them. Not them. So yun ang palusot niya. Okay. Hindi yung Comelec, hindi yung Smartmatic ang gumawa niyan. Somebody else sabotaged the elections. And how were they able to do that? I mean, these people who did the sabotage. Hindi, ang pinagbibintangan niya, ako daw. Ako daw yung nagsabotahin ang eleksyon nila. Ngayong nalalapit na naman ang halalan, paano maiiwasan ang mga aligasyon ng pangyayaring anomalya? May magagawa kaya ang isang Glenn Chong kung sakaling mapasa kanya ang isang posisyon sa Senado? Ano kaya ang mga ginagawa niyang pagbabantay kasama ng kanyang partido upang masiguro ang isang maayos at patas na laban sa darating na halalan? Halina, halina. Para mapag-usapan po ilang mahalagang bagay tungkol sa kanyang kandidatura, let us welcome to the program former Biliran Representative and Senatorial Candidate for 2019 elections, Attorney Glenn Chong. Good morning. Welcome, welcome, welcome. Thank you, sir. Welcome back. Have a seat. Salamat sa pagpapaunlak. And let's get it straight. Thank you, sir. Alam mong may dayaan sa election. Yes, sir. Involved ang Smartmatic at Comelec, sabi mo? Yes, sir. Ba't ka tumakbo? Eh, paano ka mananalo kung... Siyempre, galit sila sa'yo, di ba? I assume they are. Oh, eh, paano ka mananalo kung halimbawang pwede pala silang mandaya tapos ngayon tumatakbo ka? If you don't believe the system, then why join the system? Ganito po, sir. I have been fighting this syndicate. Ang tawag ko talaga sa kanila, sindikato. For the last 9 years, from 2010 until 2019. Mm-mm.
Tao din lang po ako, sir. Pagod na rin po ako. I have been fighting for the future of my country and my our people. But tao din lang po ako, napagod na rin po ako from 2010 to 2019. So I was looking for a way out. But how can you find a way out when what you're going to enter is a dead end? Yes, sir. Because if you believe that the system is rotten and if the system does not work, then paano po kayong makakapanalo? Ganito po, sir. If I will just suddenly stop, kung titigil lang ako bigla, ang kinatatakutan ko is yung insinuation ng Smartmatic na binili na namin yan. So kung bigla lang akong titigil, ipapakalat, titigil itong advocacy ko because I'm already tired. Binili ka na daw. No, ang iniisip ko is ang insinuation na ipapalabas nila. Okay. Binili na namin yan, kaya tumigil. That's what I'm afraid. I don't want my reputation to be... Hindi ba? Why assume that they will say that? Because they will... Sir, the best na binili way... Binili ka nila. Bakit sila pa magsasabi na binili ka nila? Sir, bakit nila sasabihin yun? I know how they work. I know how they think. Remember, I've been fighting them for 9 years. Mm-hmm. So the only way to stop me from coming back, di ba? Pwede akong tumigil ngayon. Then suddenly, I will come back later. So the only way to stop it is mag-insinuate ka. Binili na namin yan. Kaya tumahimik yan. Mm-hmm. And that's what I don't want to happen. Pero so, pwede ka namang hindi tumahimik but not actually joining politics sa pamamagitan ng pagtakbo bilang senador. Kasi nga, hindi ka naniniwala na tama ang lumalabas na... Yes, sir. Ganito nga. I was looking for a way out. I cannot just simply stop because of the insinuation that pwede nilang ipakalat. Mm-hmm. So the only way to do this is to run. And I don't. If I win, good. If I lose, okay lang. Because I was looking for a graceful exit. So, yung ibig kong sabihin, sir, I will bring my message to the people and I will leave it up to them. Sila na ang bahala. If maniwala sila sa akin o hindi. So, ibig niyo sabihin, your message to the people will be revealed if you're going to run. Ganun ba? I would have a bigger forum. Kasi, if you are a national candidate, you have forum, di ba, yung mga national debates. Okay. That was what I was after, na mapalabas ko lang sa taong bayan yung pinaglalaban ko that they never knew. Hindi po alam to ng taong bayan kasi hindi naman nilalabas sa media. Mm-hmm. But sa social media, of course, nandun kami. Mm-hmm. But that is social media. Mm-hmm. What we were looking at is mainstream media kasi mas wider yung reach. Mm-hmm. So, hindi naman lumalabas. So, the only way for me to be able to bring it sa taong bayan is join in a national debate. Kaya ang pinagpipilian ko, senador o party list. So, parang ang ano nyo ngayon dito ay ito ang advokasya ninyo, ito ang platformang isusulong ninyo at kapag tinanong kayo sa mga forum, ay ito ang sasabihin yes, nyo. Sir. Para exactly. Para mabigyan kayo ng space and outlet to voice out na indeed ito ang ano. So yes, talagang sir. Ang kampanya nyo ay gibain ang Comelec, ganun ba? Ang Smartmatic, sir. Ang Smartmatic. Yes. Kick them out. So Smartmatic lang? O, kasi hindi naman natin pwedeng i-kick out ang Comelec because it's a constitutional body. Mm-hmm. We can reform the Commission on Elections, mm-hmm. but we cannot reform an incorrigible Smartmatic. Mm-hmm. So kailangan si Smartmatic has to be thrown out of this country mm-hmm. for good, and then we reform the Commission on Elections. And you can do that through legislation? Yes, sir. Mm-hmm. I have been fighting this syndicate inside the Senate. From 2011 na nagsimula kami ng hearings until the last time na I brought up the issue of 459 early transmissions. Mm-hmm. Pero sinasabi ninyo na kung hindi kayo nakikibo at hindi na kayo gagawa ng hakbang, baka sabihin na nabili kayo. Yes, sir. Bakit may bumibili na ba sa inyo? Actually, they offered me before. Inofferan kayo na ano inoffer? Okay, ganito po yan. Nag-hearing po kami sa Senado. Okay, when was this? September 18, 2014. 2014? Yes, sir. Okay, and then? Ito po yung hearing ng balota ni Brother Eddie Villanueva. Okay. Kasi nireport ko yan sa Senado na merong decision ang Regional Trial Court mm-hmm. showing that this particular ballot box, mali ang bilang. Mm-hmm. So pinadala po sa Senado yun at binuksan namin, mali nga ang bilang. Mm-hmm. So during the break, one of the members of the Comelec Advisory Council, the name is George Quintanar. Mm-hmm. Mm-hmm. Member po siya ng Comelec Advisory Council. Lumapit po siya sa akin at sabi niya, Congressman, mabuting kaibigan si Boy.
Sino Boy? Boy Brillantes. That's 6-2 Brillantes. He was okay. The chairman at that time. Siya po ang chairman at that time. The commissioner. Like, yes. Okay. And then sabi po niya, wag mo lang ipahiya. Wag mo lang ipahiya sa harap ng publiko. Kasi nagbabanggaan kami Kuya Daniel. Okay. So, sabi niya, gusto mo, iset ko kayo ng meeting, kayong dalawa lang para mag-usap kayo, para wala ka ng problema sa biliran. So my understanding was, tumigil ka, mag-usap kayo, papanalo ka namin. Kasi sabi niya, wala ka ng problema sa biliran. Oh, but that's your presumption. That's how he came across to me. Uh-huh. Because why would he say na wala ka ng problema sa biliran? Remember, I was a former congressman. Mm-hmm. So ang tingin niya sa akin, politiko. Mm-hmm. And a politico would always look at his political survival. Mm-hmm. So that was the offer. That was the message that it came that came across to so me. So yun ang offer sa'yo. Parang ang receive mo sa offer sa'yo ay yes. Ipangdadaya ka na. Ganun ba? Oh yes, of course. Because ano bang topic na pinag-uusapan namin sa Senado? But did you get to talk to Sixto Brillantes? That's another story, sir. Okay. So ang sagot ko kasi sa kanya, hindi ko ipagbibenta ang bayan ko at ang sambayanan. Okay. So wala tayong hindi ko pagbebenta prinsipyo ko. Wala tayong pag-uusapan. Mm-hmm. So ang ginawa ko, pinuntahan ko doon sa harap yung executive assistant ni Brillantes. Kasi nandun yung committee secretariat, marami sila doon. Mm-hmm. At pinagsisigawan ko siya. Sabi ko, wag na kayong magpadala ng tao para kausapin ako. Because wala tayong pag-uusapan. Okay. Laban lang ako dito. Mm-hmm. So after that, wala na sumunod. Wala nang sumunod. But prior to that, on January 15 or 16, dyan po sa Fort Bonifacio, sa Starbucks, dati na akong kinausap ng isang regional director. Mm-hmm. Ito yung mga naglalako ng dayaan. Mm-hmm. Regional director siya, apat na beses siyang tumawag na sabi niya, saan ka ba gusto? Gusto ka sa panalo o talo? Mm-hmm. So, nakulitan na ako sa kanya, I flew back to Manila. Doon kami nagkikita sa Starbucks ng yung malaking Starbucks no sa 32nd Avenue. Mm. So may guardia pa akong police noon. I made my guardia to sit near me para may makadinig. Mm-hmm. O kasi I cannot put any wiretap eh. So pinaupo ko siya sa likod because I know na ang kausap ko ay waray-waray. Mm. And may police kasama si Richard Santillan doon. Silang dalawa ang magkatabi. But Richard doesn't know waray-waray. So yung isa kong pulis, yun ang nakakaintindi. Alam ko ang kakausap sa akin, waray-waray. Mm. So nag-usap kami. Sabi niya, sabi ko sa kanya, bago ako magbayad sa inyo, bayad ng dayaan ha? Mm-hmm. Bago ako magbayad sa inyo, tanungin mo muna si Boy Brillantes kung natanggap ba siya sa akin ng pera. Mm-hmm. Kasi magkalaban kami na sa Senate hearings eh. Okay. So sabi niya, give me a week. I'll talk to Boy. I'll call you back. Mm-hmm. Hindi na po siya bumalik ulit. Oh, so ibig sabihin, hindi tatanggap. Hindi tatanggap kasi kilala niya akong kalaban. Ang tingin niya, that was a rat trap. Mm-hmm. Okay. So meron bang nakikita kayo na tumatanggap dito na may alam ba kayo particularly na nagkatanggapan, nagkabayaran? Sir, in 2013 also. Aha. Uh-huh. Yung palagi kong, this is the case of the Louis Vuitton girl. Mm-hmm. Na nagbanggaan kami nito ni James Jimenez sa DZMM. Mm-hmm. Ang sabi ko sa kanya, there was a candidate na tatakbong gobernador, ang presyo is 50 million. Mm-hmm. Yung anak niya, tatakbong mayor, 15 million yon. So 50 plus 15 is 65. Mm-hmm. The price is 50% down payment, 50% upon proclamation. Mm-hmm. So 65 divided by 2 is 32.5 million. Ang na-deliver po doon sa kanila is 27,850,000. So hindi po siya umabot sa 32.5 million na usapan. Mm-hmm. Kasi 50% down payment, Kuya Daniel. Mm-hmm. So, ang na-deliver is 27,850,000. I-deliver itong pera? Yes. Kanino? Doon sa loob ng Palacio del Gobernador, sa main office ng Comelec. Sino ang nag-deliver? Ang nagsabi sa akin. Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi ko muna sabihin, sir. Hindi, kasi, di ba, parang... sir, take my word for it, sir. Okay. Kuya Daniel. Okay. May nagsabi sa'yo na diniliver yung pera. Siya ang nag-deliver. It was in a duffel bag. And then, yun nga, ang bag is a Louis Vuitton. Okay. Louis Vuitton bag. Kanino daw i-diniliver?
Pagpasok niya... Kasi sa Palacio del Gobernador. Yeah, may gwardiya doon. Oh, okay. Binuksan niya sa harap ng gwardiya. Okay. Tininan ng gwardiya. The first tranche was 7 million. Mm-hmm. Tapos inakyat niya. Kanino niya inakyat? Ang tumanggap is a Muslim official. Anang Comelec? Yes. Siya ang tumanggap? Yes. Nung nag-usap kami ni James Jimenez... When was this? 2013. Elections. 2013 elections. Nang okay. Nagkausap, nagbanggaan kami ni James Jimenez sa DZMM. Oo. Sinabi ko sa kanya na si Louis Vuitton girl ang nag-deliver. Louis Vuitton kasi the bag is Louis Vuitton. Okay. So, alam ko babae ang nagdala eh. So, ang tawag ko sa kanya, Louis Vuitton girl. Mm. Sabi ko, di ba James ang tumanggap doon si Louis Vuitton boy? Mm. Hindi na siya kumibot. Ano naman ang kinalaman ni James Jimenez? No, he was representing the Comelec lang. Yes, but then, I'm not accusing James. Yeah, but it's a matter of he doesn't know about it. So if you ask him about it, no, nagbanggaan lang po kami sir about that issue. He was just representing the Comelec. I'd make it clear, hindi po si James Jimenez 'yon. He was just representing the Comelec. Okay. At sinabi ko lang na kaya nga hindi niya naman alam. Hindi niya alam. Oo. Okay. Ang sabi ko lang si Boy ang tumanggap doon. True enough, it was a boy. Si Boy. Boy. Hindi si Boy Brillantes, a Louis Vuitton boy. Ah, kasi so meto manggap doon. Mm. Eh si ang nag-deliver ang kausap mo. Yes, of course. So yung nag-deliver, alam niya kung sino tumanggap. Oh, sino daw tumanggap? Ah, hindi ko na muna pangalanan, sir. Oo. So Kuya Daniel. Maraming walang pangalan dito, ha? Ah, obvious. Pero unti-unti naman pinapangalanan ko, eh. Dati yung tanong mo, hindi ko pa tinagot. Ngayon, sinagot ko na. Oo. So next na lang. Ano ba nasagot mo ngayon? Ano ba nasagot mo ngayon? Yung tungkol sa dayaan. Oo nga. Hindi. You grilled me na nga, eh. Hindi. Kuya. Hindi. Ibig ko sabihin kasi, pag dumadating yung ganito mga point, meron kang, ito bang tao na to na nag-deliver is willing na tumestigo? Perhaps, yes. Hindi, mahirap yung perhaps eh. Di ba, hindi, kausapin ko pa. Kuya, so, hindi pa kayo nag-uusap? Hindi ko sinabi na, hindi kami nag-uusap na hihilain ko siya in public. Uh-oh. Because it was related to me in confidence. Ako naman, I asked already if I can bring it out. No, but you're a lawyer. Yes, sir. And you know that these arguments will not hold water if you will not be able to present a solid evidence and a real witness at that. Kasi anybody can just simply say, somebody's saying this, somebody is saying that. But if there is no face to that, whoever who's saying it... Kuya Daniel, I'll throw the question back at the Comelec and Smartmatic. Mm-hmm. In the last 9 years, from 2010 to 2019, kung ako'y nagsisinungaling lang po, dapat kinasuhan na nila ako. Mm-hmm. Ang dami ko nang sinabi, nag-release pa ako ng price list. Mm-hmm. Meron akong nilabas sa Facebook nung February 2015. 2016, a few months before the elections, may price list po doon. Magkano yung senador, magkano yung up to konsehal. Meron pa nga ako nakalagay doon eh, layaway plan. 100,000 per month, 20 months to pay sa konsehal. Tapos, terms and conditions of sale, then caveat. So, nilagay ko po yon under my name, in my own account, sa Facebook, Glenn Chong. I waited for them. Nag-antay ako kung kakasuhan nila ako. No. You know, why would, if I were there, syempre, parang ganun lang, ano, kung talagang ganun ang ginagawa, why would I incriminate myself? Diba? Bakit ko ilalagay yung sarili ko? Ikaw, ano ka, kumbaga, parang they will be perceiving you as a loose cannon, bakit ako papatol sa'yo? Eh, di nasa yung burden of proof ngayon. Kasi parang ikaw ang magpapatunay ngayon na talagang ginawa ko yan. You bring me to court. Why don't bring them to court? We have already filed charges against them. 33 and ang why, kaso. And why is it until now? Wala pang na-ventilate dito na lahat ng, kung meron man. Kuya Daniel, 33 po ang kaso nila. I think 18 sa Supreme Court. 5 sa Ombudsman. 2 sa Department of Justice. Mm-hmm. Dalawa sa PNP, Anti-Cybercrime Group. I can't recall everything, but isa sa CIA. And do you think that they are able to get away with this? Yung napanalo po namin, yung 240 million midnight deal ni Brillantes, mm-hmm, na scrap po yun. Mm-hmm. Binasura yun ng Supreme Court, panalo po kami doon. Mm-hmm. Hindi ako kasama doon, yung mga kasama kong abogado, kasi maraming din naman kami. Yung pangalawa, voter receipt. Mm-hmm. Yung voter receipt po, ako po ang resource speaker ni Senator Gordon. Kay Senator Gordon yung nakaso, Bagong Bayan versus Comelec et al. Mm-hmm.
Ako po yung resource speaker ni Senator Gordon. Mm-hmm. Ako po ang humarap sa Supreme Court. Silang lahat, 13, they were present. Si Chief Justice Sereno po ang nag-grill sa akin for more than 30 minutes. Mm-hmm. Pinakita ko po na, kasi ang sabi ng Comelec, pag may resibo, Kuya, it will the election will last 18 hours. Mm-hmm. So yun po ang niribat ko. Mm-hmm. Iniisa-isa ko po na ito po, sanay po kasi si Comelec sa dagdag bawas. So dinadagdagan po nila yung time para umabot ng 18 hours. So pinakita ko po, alin dito ang may patong ng time. Mm-hmm. Nung binawas na po yun lahat, 12 hours, pwede. Mm-hmm. That's why we had a receipt na tapos ang election in 12 hours. Tama ako. Mm-hmm. O mali si Comelec kasi sabi nila, pag may resibo, 18 hours daw. Look, anong nangyari noong 2016? May resibo. But we finished the elections in 12 hours, just as I said. Mm-hmm. So nung lumabas po kami ng Supreme Court, hindi pa nga po ako nakaupo sa restaurant, doon sa Robinson's Manila, the Supreme Court voted 13 pabor sa amin, 0 sa kanila. So ano ngayon ang aasahan ng mga kababayan natin sa pagtakbo mo bilang senador? Magkakaroon ba ng tuldok ito, whether you win or lose? Ganito po yan, Kuya Daniel at mga kababayan. I already discussed this before in a live FB live. Umabot po siya ng 500,000 views. Mm-hmm. Ang tingin ko, kung ang mga political leaders, itong mga challengers, not the incumbents. Mm-hmm. Kasi ang mga incumbents, yun yung may mga suki card na eh. Mm-hmm. Mm, so yun ang posibleng mandaya. Ang ibig mo sabihin sa suki card ay meron na silang... Nagbayad na yan noong 2010, 2013, 2016. Para ipandaya? Oo. That's my presumption. Sino binabayaran ba talaga? Meron po sila, sabi ko nga. Para makapandaya? Dalawa yan, you have to be careful. Uh-oh. Kasi may scammer yan at may authorized dealer. Okay. So yung authorized dealer, yun yung makakapag-deliver. So sa taga saan yung authorized dealer? Yun sa sindikato. Sinong sindikato? Si Smartmatic at si Comelec. So sa kanila yun? Yeah, sa kanila yun. Meron ding mga scammer. Uh-huh. Ito yung mga hindi makapag-deliver. So ibig sabihin, ang magkasabwat talaga sa pandaraya ay? Si Comelec at si Smartmatic. Para makapag-execute ng ipapanalo at papatalo. Yes, Kuya Daniel, you cannot execute the cheating kung isa lang, kung si Smartmatic lang or si Comelec. Okay. That's why the Comelec, at this time, I know the Comelec is trying to win away from Smartmatic. Mm-hmm. I know nung pinatay si Richard Santillan, yung gwardiya ko, I already saw signs na Comelec is winning away from Smartmatic because ayaw nilang mabahiran doon sa dugo ni Richard. Mm-hmm. Nakikita ko po yan. So, may group. Ngayon, naglalako yan. Kahit magtatanong-tanong po kayo, may naglalako yan. Mm-hmm. May alam ka na sa mga bumili. May kakilala ka sa mga bumili. Yung 2016, meron. So, sa mga nakaupo ngayon na senador, meron ba? Senador, hindi. Congressman. Sa congressman, may bumili. Opo. Para kaya nanalo. Opo. Hindi naman yung kalaban mo. Ay, hindi. Well, hindi ako tumakbo eh. Hindi. Kaya nga, hindi naman. Wala silang kalaban doon. Ah, wala. Opo. Oh, so, sino bumili? Kuya, that was privileged information. Okay. Privileged information yun. I'm not free to disclose. Okay. So, pero meron. Meron po. At nanalo naman. Nanalo po siya. Oo. Actually, nag-rally po kami one time sa Comelec. At meron pong obispo doon ng bishop po ng Evangelical Church. Mm-hmm. Namangha nga ako sa kanya, Bishop, why are you here? Ang sabi niya, alam mo, may mga tao din ako sa lugar ko. At nagre-report sila sa akin. This was 2016 elections. Mm-hmm. At nagre-report sila sa akin. Nagbabayad na nga sila to make sure na mananalo sila. So that's why he was there in that rally. Okay. So ito pong pagtakbo ninyo ngayon, tinitignan ba ninyo, Attorney Glenn, na hindi para manalo? Okay, ganito po. Originally, nung tumakbo po ako, nang nag-file po ako, remember, I filed only by substitution. Mm-hmm. Because I've never really decided nung nag-filing po. I filed by substitution November 26. Mm-hmm. So, ang deadline po is 30. Okay. That was a Monday. When I filed my certificate of candidacy, I was really very hesitant. Mm-hmm. Actually, nagdasal po ako sa Diyos. Na saan ba ako tatakbo dito, sa party list o sa senador? Mm-hmm. Nag-prepare pa ako ng tatlong party list, Kuya Daniel. Mm-hmm. And all of those three party list fell one after the other. So nawala ho yung tatlo kong options. Only the senatorial option remained. Ibig sabihin, hindi nakapasa yung party list, gano'n ba? Na disqualify? No.
Yung party list na first, na, may agreement na kami. Okay. But at the last minute, yung tatlong directors refused. So split na po sila. Hindi na po kami pwede doon. Okay. Yung pangalawa, doon na kami, filing na. Doon pa kami nagtalo. Mm. Yung pangatlo, almost the same story. So nawala po yung tatlong party list options okay. ko. So hindi lang nakatuluyan, kumbaga? Yes, all of the three. Okay. One after the other. So ang natira po, choice. Yung senator na lang po. Okay. Kasi may kaibigan akong nag-file for me, just to hold the fort. Okay. During the time that she was holding the fort for me, hindi naman po siya na-disqualify. Kasi kung na-disqualify po siya, wala akong i-substitute. So that's why I ended up filing for senator. Mm-hmm. At that time, ang sa akin lang iniisip is just to bring the message to the people. And bahala na po sila magtimbang, bahala na po sila how they will act on that message. Mm-hmm. And I would be free to go if I will lose. Mm-hmm. But nung pinatay po nila si Richard Santillan, 2 weeks later, 2 weeks to the day I filed my certificate of candidacy, ibang usapan na po to. Mm-hmm. Pero malawak pa yung usapin dun sa kay Richard Santillan. And even Senator Panfilo Lacson is parang hindi kumbinsido na it has something to do with your candidacy or with your advocacy or with whatever you are doing. But the problem with the police is that hindi, tingnan po ninyo, tatlong oras po sila sa Senado, paikot-ikot lang po yung kasinungalingan nila. Mm-hmm. I answered them in 36 minutes. Mm-hmm. Sunog yung ano nila, yung presentation nila. Mm-hmm. Imagine, they were saying na merong habulan. Eh wala naman talagang habulan. Sabi nila may shootout. Anong sabi ng NBI? We have not found a witness who will testify na merong shootout. That's very clear. Ang sabi pa ng NBI, we have asked for these documents, itong mga dokumento, itong mga ebidensya, isang buwan na, hindi kami sinasagot. Mm-hmm. Hindi lang si NBI, si Commission on Human Rights, si Public Attorney's Office and myself, hindi po kami binibigyan. At doon na nabago ang inyong, ibig sabihin, pananaw. Ang gusto niyo na ngayon ay manalo. I'll fight for a win, not for a lose. Mm-hmm. So, hindi na lang doon sa para madinig kayo ngayon, but to really pursue whatever it is in this Kasi area. Po, nakita ko po na hindi na, dugo na po ito eh, buhay na po ito eh. Mm. I was thinking, remember, Kuya Daniel, from 2010 to 2019, hindi ako tumakbo, hindi naman ako nag-file ng Certificate of Candidacy for Senator. Pinabayaan lang kami. Mm. Hindi naman ako sinaktan. Mm. But when I filed my Certificate of Candidacy for Senator, ito na ngayon ang nangyari. Hindi, pero yun ang isang tinatanong din nila. Bakit si Santillan pa ang papatay, ba't hindi ikaw ang pinatay? Kasi kung ako ang pinatay, mas madugo yun. Mas malaking problema nila. Mm. Because I am the number one critic of Smartmatic. At kilala akong numero unong kritiko. Eh bakit ngayon sinasabi mo na may death threat ka? Eh sinusundan ako ng mga sasakyan nila eh. Oh. The other day, I made live broadcast on Facebook. Nakuna na namin ang picture. Mm. Sinusundan-sundan niya yung sasakyan ko. Mm. Tapos iniikot-ikot siya ng driver ko hanggang ang bumuntot sa amin, nabuntutan namin. Mm-hmm. Then pinicturean namin. AOI-980 ang plaka. That's a security plate. That's an intelligence plate. Na verify niyo na? Chinek ko sa LTO Stradcom. Ang nakalagay, no records found. Mm-hmm. Then, kinontak ko yung intelligence connections ko. Mm-hmm. Sabi niya, that's a security plate. We don't know if it's intelligence ng AFP or intelligence ng PNP. Mm-hmm. So, are you saying now na ang mga kasabwat sa gustong magpapatay pa sa'yo kung meron man talaga ay nasa tungkulin? Oh, sir, I have not been hiding anything. Si General Carranza. Carranza gang ang may pakana nito. General Carranza. Edward Carranza, Police Regional Office 4A, Regional Director. I accuse him directly. Bakit? Eh, siya naman ang... Ganito kasi. Anong motibo? Motibo? Ang nakikita. Ay, binayaran po sila. Ah, so, merong nagbayad sa kanila ang sinasabi ninyo para ipapatay kayo? No, si Richard. Para pitikin ako. Hindi, pero nga. So, ngayon, wala na ngayon kayong ano, pangamba na kayo talaga ang papatayin. Kasi sinasabi nyo, hindi kayo tinira for the reason na mabubulgar sila or what. So, yes, hindi kayo titirahin. Eh ngayon, maingay ako eh. Mm. Na-corner ko na po sila sa Senado, Kuya Daniel. Mm-mm. So, the only way to stop this, them going to prison, is ako titirahin nila. Mm-mm. Hindi lang naman akong sinusundan nila eh. Kahit yung Public Attorney's Office, sinusundan din po nila. The same model ng sasakyan na pinakita ko po sa Facebook. Pero meron ba kayong
wala pa kayong sinasampang kaso sa mga ganito? Si General Carranza po, kinasuhan ko na po. Preliminary step po lang po, pa lang po 'yon. So, kinasuhan niyo. Sa ombudsman. Kaso? Ombudsman Malayo. Military and other law enforcement offices. Ang kinaso ko po siya is violation of PD 1829, that's obstruction of criminal prosecution. Violation of Article 2, 3, I forgot the number of the revised penal code, obstruction of justice, and violation of Section 5, Paragraph A and B of Republic Act 6713. Mm-hmm. Yung hindi pagsagot ng sulat ng publiko. Mm-hmm. Pero ngayon, paano yung ma-i-ensure na hindi kayo madadaya at mananalo kayo? Apo, sir. Or kung sakali man magkaroon kayo ng pag-asa na magiging patas ang laban at lalabas kung ano talaga yung boto sa inyo? Sir, hindi po magiging patas ang laban. Okay. So, ang first step ko po, nanawagan po ako sa mga katulad kong kandidato. Ang sabi ko po, kasi diba sabi ko kanina, yung mga incumbents, hindi yun. Mm-hmm. Ang tinitingnan ko is yung mga challengers. Mm-hmm. And there are challengers across the country from Luzon to Mindanao. So yun po ang panawagan ko sa kanila. Ito po ang nakikita ko. Pag sumipa ako sa senatorial race, pag sumipa ako to a point na hindi po kayang dayain ng Smartmatic, like what happened to President Duterte, pag sumipa ako at hindi kayang dayain, mapipilitan yung sindikato na bitawan yung dayaan mula senador hanggang sa baba. Mm. Pero hindi ba mas madali kayong, kumbaga, kung sakasakali na mapaikot doon sa boto ninyo dahil hindi kayo lumilitaw sa survey? Ay, hindi naman. I'm not reliant on the survey, sir. Mm. Kuya Daniel, I know who I'm talking to. Hindi ko lang sasabihin lahat dito. Mm-hmm. But kung survey lang, hindi ko ako, I don't trust what the surveys. What do you mean you know who you are talking to? I'm talking to people who can deliver votes. Okay. I'm not talking to surveyors. Alam mo naman yung surveys, so, pwede naman bayaran yun. Pero wala kayong kinakausap na mandaya para sa inyo? Ay, hindi ako mandadaya, kuya. Kasi yung ultimate na sagot ko po sa inyong tanong na hindi ka ba natatakot madaya, 1 month before the elections, I'll show to the Comelec and Smartmatic exactly what number of votes I have in these particular precincts. Pag bumaba yung boto ko na na inilabas ng makina, doon sa pinakita ko sa kanila, I take full responsibility, uorderan ko yung mga tao, buksan nyo yung balota, sabihin nyo, order ko yan, ako ang magpapakulong, buksan nyo yan at bilangin nyo yung boto. In other words, huhulihin ko sila on the day of the elections if they will attempt to cheat me. No, pero you will not be allowed to do that. The ballot. Kaya nga po, sir. Kaya nga po, kuya. Kaya nga po, I assume full responsibility. No, you assume full responsibility, but you're asking other people to do that for you. Diba? Yes, I assume full responsibility. Yes, pero ano yun, hindi naman pwede sila ang gagawa. Okay, masasaklit ka, pero hindi pwedeng wala silang responsibilidad to that. Well, kasi it's just kuya, like parang nagre-rebelde ka, di ba? Pero kuya, you are going against the law when you are supposed to be an advocate of law. Okay, no. Under these circumstances, we have to catch them, we have to stop them. Hindi na pwedeng magpatuloy itong Smartmatic in 2022 and beyond. But you know that that is not the legal process. That's why I am assuming full responsibility, Kuya Daniel. I am assuming full responsibility for my own actions because this is the only way na matigil talaga itong... besides, meron akong probable cause to open the ballots. Kasi nga, meron kaming correct count ng boto. Ang nilabas ng makina, hindi tama. Yes, pero that is probable cause to open the ballots, count it there, just to show. Yeah, it's a probable cause. Pero ano po ba ang proseso? Ang proseso ba to have that opened is para sabihin mo lang, buksan nyo yan. Pilitin natin buksan yan. Kasi kayo nga, sabi ko nga po, di ba, matalino kayong abogado. He who comes to court must come to court with clean hands. And how can that be accepted to the court when it is a fruit of a poisonous tree? You can argue it that way, Kuya Daniel, that is a fruit of a poisonous tree. But remember, we have probable cause to open the ballots. Yeah, but you have the probable cause. But what is the process for you to be able to open that using your probable cause? Isn't it going to the process of the legal way, the legal process? That's why I said I'm willing to go to prison to catch them this time.
So it's not the legal process. It then. Is not because legal. Because if it is the legal process, then you will not be able to see the jail. Ganito po lang po, Kuya Daniel. I will send a message to the people. It's up to them to believe me or not, to go with me. If it, you call it a revolution, then so be it. Mm-hmm. But we need to warn the syndicate, don't cheat this time. Yan lang. My message is very clear. And they know I am not bluffing. So, I've never bluffed my way para, over the last 9 years. Para sinasabi nyo, don't cheat this time yes. because I'm going to catch them. Ano, magre-revolution ako. Yes. Ganun ba? Eh, yes. Ang makakalaban nyo, gobyerno, hindi na sila. That's why I'm willing to go to prison if only to stop them. No, but ang problema, hindi sila ang maihihinto ninyo. Kayo ang paihintuin ng nagpapatupad ng batas because walang magagawa. Let's say, even the president who adheres also doon sa due process, eh, kahit na halimbawa, naniniwala sa inyong advokasya, kung gano'n ang gagawin ninyo, eh, mapipilitan ng presidente to stop you because that is not the legal way. Kuya Daniel, there is no greater power than the power of the people. Mm-hmm. Walang nakakahigit sa kapangyarihan ng taong bayan. Kung ang taong bayan ay aalsa because of what they're doing, then the will of the people is the sovereign law. Eh, sa tingin ninyo, meron ngayong mga maglalakas ng loob naman to do that for you? Basta meron lang probable cause. Mm-hmm. Basta meron lang probable cause. All I need to establish is the probable cause. So yan po yung ilalabas ninyo na parang, halimbawa, parang etong presinto na to, ang paniwala ninyo, meron kayong lilitaw na mga 100 votes. Yes. So, pag hindi lumitaw ang 100 votes ninyo sa presinto na ito, ang paniwala ninyo, probable cause na yon para yes. buksan yung yes. balota na yes. yon. Yes, but we will not bilangin. Announce kung anong presinto kasi babantayan din nila. Mm-hmm. Mm-hmm. All I know is that these are documented. Okay. Dokumentado itong mga boto na to. Mm-hmm. Kung tumaas, wala yan. Kasi may nadagdag na bumoto. Mm-hmm. Pag bumaba yan, then that's probable cause. May nabawas. Yes, may nabawas. Ibig sabihin, may dayaan na nangyari. Yes, may dayaan na nangyari. Parang it's just like... I encourage all other candidates ng pagka-senador to exactly do the same. Parang ang ibig niyo sabihin, itong presinto na to, alam ko itong mga ito ay botante sa presinto na to. And I will talk to these people to ensure that these people will vote for me. Yes. Okay, kayong lahat, alam ko, naboboto kayo sa akin. Ilang kayo? 1, 2, 3, 4, 5. 50 kayo. So, okay na tayo, ha? Magkakaalam na tayo. So, hindi dapat bumaba sa 50 ang boto ko. Dahil iaharap ko kayo at kayo mismo magsasabi na kayong 50 ay bumoto sa akin. Pag bumaba sa 50 ang boto ko dito, ibig sabihin, dalawang bagay. Either merong nag-traidor sa inyo na hindi niyo ako binoto or... Minagic na ng makina. Or nagkaroon ng magic. Yes. Pero mas gusto kong ipalagay na minagic. Opo. Kasi parang nagtitiwala ako sa mga ito yes, opo. Na iboboto yes, nila opo. Ako. So pagka hindi, revolution na tayo. Ganun. That's... If the people will go for that, then that's what we call it. So, ibig sabihin, ang panawagan ninyo ngayon, if these things will happen, mag-revolusyon na. I leave it to the people to call it a revolution if they want to call it a revolution. But you are asking for them to do that. I will not call it a revolution. So, how will you call it? It's the exercise of the people's supreme will. Supreme will. Yes, sir. And yun nga, if the supreme will is going against the law, then it's revolution. It's extra-constitutional. Extra-constitutional. So that's your jargon. Yeah. So that is the word that you're coining now for that. Yes. So in place of revolution. Yes. So, but Kuya Daniel, I know the Comelec and Smartmatic will also view this one. Eh, ang simple lang naman ang solution dyan eh. To maintain peace and order in the elections, do not cheat. Do not cheat. And if you think na walang cheating na mangyayari, you will win? I have a way to reach out to the people. Mm-hmm. Sa social media po, ako'y nagpapasalamat po talaga sa mga netizens. Because, di ba, merong pinalabas na social media intelligence report, mm-hmm. yung Publicus Asia.
It just came out last week ata or early this week. In terms of recognition, I think I was number 3. Popularity, number 4. No, recognition, I'm not sure if it was number 2. Then popularity, number 3. Virality, number 6. Then doon lang ako bumagsak sa capacity, number 28. Mm-hmm. And then yung last na category is competitive, number 2. Mm-hmm. So tinignan ko anong ibig sabihin ng competitive. Ang nakalagay doon is who has a chance to win. Mm-hmm. So I was number 2. With respect to capacity, ito yung ability namin na kandidato to turn a follower, an audience, into a volunteer and a voter. So paano mo i-turn yung follower mo, yung volunteer mo, I mean, follower mo, audience mo, into a voter or a follower or a volunteer? Mm-hmm. I don't do that publicly. Hindi ko ginagawa yan publicly because I am aware na maraming trolls dyan. So maraming trolls dyan, ang kalaban nandyan nakikinig, nagmamasid sa'yo. So we don't do that. We do go underground. Pero, so kaya number 28 kami. Pero wala naman pong duda na kayo ay may kapasidad para maging isang mambabatas. Dahil naging mambabatas na kayo. Ibig sabihin, hindi naman siguro kaduda-duda na pwede kayo talagang maging senador. Pero sa paniwala ninyo ngayon, kayo ba ay mananalo kung hindi kayo dadayain? Yes, sir. Yes, Kuya Daniel. So kasi tinanong ko din si Attorney Gadon ang paniwala niya ay mananalo din siya. Kayo paniwala niyo mananalo. Yes, kung hindi kayo dadayain. Yes, of course. 100%. So the only way na matalo kayo ay dayain kayo. Ganun po ba? There are two factors there. If I'm able to use my alternative media effectively, that's my weapon. But that is still an if. Yeah, we're currently doing it. Okay. By the middle of February, we're going nationwide. So during election time, you will be sure already that you're done with all of these things and that your win is assured if you will not be cheated. Is that it? I believe that my alternative media strategy will work kasi ginamit ko na to sa biliran before. Apo. Nung una kong takbo, hindi rin po ako kilala. Kaya nga po. So, by the time na magkaroon ng election, you believe that all of these things have been done already. So, na kayo that you will win if yes. You will not be cheated. That the only way that you will lose is if you will be cheated. Yes, Kuya Daniel. So, if you lose, you were cheated. Yes. Ganun lang ang, yes, yun lang ang isang matinding ibig sabihin nun. Yes, opo. Na para sa inyo. Yes. Diba? At kinakailangan may action kayo na gawin after that kung matatalo kayo. Yes, opo. Dahil ang klaro doon, pag natalo kayo, may pandaraya na nangyari. Yes. Kaya meron kayong action na gagawin kapag kayo natalo. Before and after. Before and after. So the after, what is the action apart from asking for a... What did you term the extra constitutional? If it's extra constitutional, it is synonymous to extrajudicial. And if it's extrajudicial, not necessarily. Hindi ba yon? Kasi extra constitutional, it's outside the constitution. Yes, opo. So if it's outside the constitution, but not necessarily outside the judicial. The courts. If it's outside the constitution, then it's not within the law. Yes. So if it's not within the law, it's against the law. Yes. Okay. So the next action will be. But sir, Kuya Daniel, the supreme law is the will of the people. Yes, but that is an argument. The people can always rewrite the constitution, can always rewrite the law. Yeah, exactly. So even if it is law now, if the people decide that to abrogate the law and even the constitution, whatever the people say after is the law. And that is true revolution. Not necessarily. Kasi di ba parang pwede mo lang sabihin na hindi... Pwede ka lang manalo at di ka makulong sa rebellion
kung nanalo ka. Nanalo ka. Yes. So walang rebellion. Yes, opo. Diba? Kaya opo. Walang revolution kung nanalo. Yes, opo. Diba? Parang ganun. But at first, it will be termed rebellion. Yes. O, until you win. Until you win. So the same manner, revolution yan until you win. Whatever you call it. No. Sa pagbabalik natin, Attorney Chong, dahil alam ko po na kayo, Attorney Glenn, ay gusto ring makaabot sa ating mga kababayan sa iba't ibang mga paraan para maipaalam talaga kung ano yung inyong gustong magawa. Dahil marami na talagang, let's face it, marami naman din po talagang naging problema na ang Commission on Elections before. Since time immemorial. Ano? And ang sinasabi niyang isa ay marami nang dapat na mabago din doon sa even yung sabihin na natin na constructively meron nga ding dapat na mabago maging doon sa magkano ba ang pwedeng i-allow na gastos sa para sa kandidato. Kasi parang may mga 5 pesos. Parang may mga outdated na eh, na overtaken by all happenings sa ating society. So pagbabalik po natin, ibigyan natin pagkakataon natin mga kababayan na makausap si Attorney Glenn Chong. Dito lamang sa programang Bawal ang Pikon! Welcome back! Ito po ang programang Bawal ang Pikon! Thank you! Tama pa rin po natin si Attorney Glenn Chong. Ayan. At tignan natin ang atin po ngayong mga kababayan sa remote points. Santa Lucia, Quezon City, si Livy Arellano. Magandang umaga po. Go ahead, nandito po si Attorney Glenn Chong. Sige po, tuloy kayo. Good morning, Kuya. Good morning, Attorney Glenn Chong. Yes, ma'am. Kung kayo po ang makaupo sa Senado, pabor po ba kayo na isabatas ang pagpapababa sa 55 years old sa mga pwedeng makatanggap na ng pension? Pension. Salamat po sa ito. Okay. Malapit na ako. Pagka 55, malapit na ako. Oh. Ang sagot ko po dyan is, I have always been raised by my parents to respect our elders. Mm-hmm. And I have much respect for them and I'm also looking at their welfare. Mm-hmm. So, kung yun lang pong hihingin ni ma'am, mm-hmm. ipababa po yung 55, oh. From 55 to lower, I would really support that. Kasi ano na eh, parang alam mo yung life expectancy din, yes, di ba? Hindi naman kagaya na nung araw. And tinitingnan po natin dyan, Kuya Daniel, is yung how much are we giving as pensions to our to our pensioners. Isa pa yun. Hindi naman malaki. So by lowering it down, you're actually giving them more benefits in the long run. So I support that proposition. Okay, ayan. At meron na pong magsusulong din, 55. Tama, baka by that time, kung maaupo. By that time, pensionado na ako. Sa San Jose del Monte, Bulacan, Fernando Marquezo. Magandang umaga po sa inyo dyan. Tuloy kayo, nandito po si Attorney Glenn Chong. Magandang umaga po, Kuya Daniel, at kay Attorney Glenn Chong. Ang itatanong ko po kay Attorney Glenn, pabor po ba kayo sa pagtataas ng matrikula sa mga paaralan? At kung sakali pong maging senador po kayo, may mga plano na po ba kayo pagdating sa edukasyon sa ating bansa? Education. Oh, actually po, sir, magandang umaga po. Kuya Daniel, when I was congressman, ako lang yata ang gumawa nito eh. Sa lahat ng mga congressman eh. And remember, I was only 32 years old at that time. Mm-hmm. Bumili ako ng 14 na school buses. 10 malalaki, 4 na medium. Mm-hmm. 7,000 high school students po ang kinukuha ng mga school buses ko mula barangay to school and school back to barangay. Libre yun? Libre po yun. Wala kang babayaran. Mm-hmm. And these are air-conditioned tourist buses. Mm-hmm. Mga anak po nang mahihirap yung sumasakay doon. Mm-hmm. Pero hindi ko po sila tinipid. Mm-hmm. Dahil gusto kong bigyan sila ng dignidad. Mm-hmm. And I have been supporting the education. Ito po yan. Oh, okay. Yung blessing po yan.
Mga malalaking buses po yan. Yung sampo, ginagamit. Mga school buses. Yes, sir. Yan. Opo, Kuya Daniel. Yung mga malalaki, main roads po yan. Yung nasa dulo niyan, yung maliit, ano, medium, ano po yan, federal roads po yan sa barangay, sa bukid ng mga barangay. Okay. So, ito po yung isang signature project ko po. Wala pong congressman o governor ang gumawa po niyan. Remember, I was a congressman at a governor. Malaki pong impact ng mga school buses na to because nung una ko pong pumasok sa biliran, in 2007, poverty incidence was 65%. Halos pito sa bawat sampo ay mahihirap. Three years later after I left office, dinaya na ako nitong Smartmatic at Comelec. Three years later, poverty incidence was below 30%. So halos apat sa bawat sampo na mga mahirap, naiangat ko po sila. Ang priority ko po, education, health, and public infrastructure. Ito po yung tatlong haligi ng strong local economy. Kasi gusto ko pong mas lumago po yung ekonomiya namin para mas marami pong trabaho maibibigay sa taong bayan at umangat ang buhay po nila. So yung education po, iba-iba po yung intervention ko po doon. Sa elementary po, ang binigay ko po, school bags, then school uniforms. Hindi po bumubuto yan. 26,000 pong bata yan. Nakita ko po, nakahelobilo ko po yung 26,000 na bata na yan, isa-isa. Pinagtiyagaan ko, hindi bumubuto yan. But I was selling them inspiration, hope. Because I also come from public elementary. Then yung sa high school, ito yung school bus system na tumaas po, sumipa po yung by 25% yung attendance and 25% ng enrollment. Then yung sa college po, free tuition po, tuition subsidy po ng 2,000 bata. So yun po ang interventions ko doon. So sa tanong po ni sir, if I'm in favor of increasing the tuition, the answer would be it would depend on the necessity. Kasi marami namang schools ang nagtataas ng tuition kasi everybody is raising their tuition. Kung ako, titingnan ko po muna kung justified ba talaga. Kasi baka umabot tayo sa punto, Kuya Daniel, na kailangan talaga in order to maintain the quality of our education. Pero kung bandwagon effect lang yan, ay hindi po pwede. So my answer is a qualified no. Because ang position ko is, wag mong itaas yung tuition unless it is absolutely necessary. So yung absolutely necessary is yung to the point na kailangan na talaga. Okay. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Pero, yes. Pero Kuya Daniel, yung sinabi po niya na ano yung programa ko sa edukasyon, I would like to see the school buses run again. Kasi nung natapos na po akong yung termino ko, yung tatlo pong school buses ko nahulog sa bangin, yung apat po sinunog. So natigil na po lahat yun. As soon as I stepped out of office, tigil na po lahat yun. So dati kasi, wala na. Pag pumunta ka sa distrito ko, sa biliran, wala kang makikitang batang naglalakad sa kasada. Baka naman kasi yung mga school bus may pangalan mo. Meron po yun. Kaya? Oo. Hindi po, teka muna. Let me explain po muna, Kuya. Okay. Nung nakita nyo naman, walang pangalan. Pinalagyan mo na lang. No, hindi. Hindi, sadali muna. Oo, sige. I'm always really careful of my reputation. Okay. I started right. I wanted it to do right. Mm-hmm. So hindi ko pinalagyan muna ng livery. Yung design. Wala pong design yun nung nakita ninyo. Okay. Hindi ko po nila pinalagyan. Mm-hmm. Ang problema, inaangkin ng kalaban ko. Okay. Nasa kanya daw yun. Mm-hmm. I cannot afford naman pumunta sa barangay. Sabihin, hindi, akin yan. Mm-hmm. So ang ginawa ko, kinausap ko si Richard, mag-design ka nga. Si Richard Santillan, because he's a fine arts graduate. Okay. Mag-design ka nga ng stickers dyan. Mm-hmm. So, ang ginawa ko, pinapicturan ko na yung tag-sampu-sampung bata. Mm-hmm. So bawat isang side, sampu. Isang side, sampu. Mm-hmm. So 20 bata yun. Mm-hmm. So pinapicturan ko yung 280 na bata. So iba-ibang design. Mm-hmm. Yung title ng programa, Eskwela na ta. Mm-hmm. It's Cebuano. Tayo na sa eskwela. Mm-hmm. So yun ang nilagay ko, tapos may mukha ko. Kasi para hindi na ho ako magsabi na, akin yan, inaangkin ang kalaban ko eh. Mm. So nung may decal na po siya, or livery, o may design na po siya, gumawa na rin siya ng sarili niyang program, yung sa kanya habal-habal. Yung sa akin, school bus. School bus. Opo. Tapos may mukha mo na. Oo po. Tapos eh. Pero wala nakasulat ang pangalan. Meron po. Meron din. O, ayun. Meron kaya po. Kaya sinunog. Biglang hindi sa amin. So nung nawala ka na pala, opo.
Nawala na rin yung bus. Yes, meron din po akong mobile clinic na binili. Oh, wala na rin. Nasa kalsada na lang po, sa gilid po ng kalsada. So hindi na nagagamit. O kasi dati kasi, dalawa yung signature project ko. Yung mobile clinic, nilagyan ko po yun ng 32 doctors, dentists, nurses. Meron pa po kong albularyo. Kumasya doon sa mobile clinic. Hindi. ganito. Pag tumakbo yung mobile clinic ko, kasama yun. Yung dalawang maliliit na bus, yung dalawang medium bus, isa yun, isang bus doon, nandun yung mga doctors ko. Yung likod. Mabuti nililiwanag. Pero ano laman ng mobile clinic mo? Dental on the one side. Dental. Then maternity section. Okay. Kasi ayokong ipa-check up yung mga nanay doon sa labas. Mm. Pasok ka doon sa bus, doon sa mobile clinic kasi may section doon for maternal. So may pang-ipin tsaka. Yes, at tapos kaya lang nawala na. X-ray. Ah, may X-ray din. O kasi pag punta kami ng barangay, X-ray. Correct. May kinausap akong sonologist doon sa amin na ikaw yung mag-ano, pero 50% discount kasi volume eh. Tsaka yung medical mission ko, araw-araw. Mondays to Fridays. So isang araw, isang barangay. Okay. So Mondays to Fridays except Wednesdays kasi yung mga doktor ko magpapahinga din. Oh. So 4 times a week po yun. Hindi yung ngayon wala mission. Na. Wala na po. Nasa gilid po ng kalsada yung mobile clinic. Sayang yung mga ano na yun. Kasi malaking benefit sa mga tao. Kaya nga po sir. Kaya nga po Kuya Daniel, naiangat ko yung almost more than 50% of the poor from tapos from being sa sumunod poor. Na election, natalo ka na. Yes. Yung election na yun, natalo lang po ako ng 361 votes. 361 votes. Ito yung may 4,114 ballots na binasa yung makina bago nag-election. So, yun yung unang talagang... That was my re-election. Kaya nga, ibig sabihin yun yung unang... Pero nanalo ako doon sa manumanong eleksyon. Kasi nababantayan yung manumanong daya. So, yung unang daya. Pagkatalo mo, yun yung sa... ano na, yung re-election. Automated na po. Oh, yun nga, dinaya na ako nitong Smartmatic at Comelec. Ayan. Okay, at puntahan natin ang remote points natin pa sa Montalban, Rizal. Si Jeff Ritz Manalo. Magandang umaga sa inyo dyan. At tuloy kayo, nandito si Attorney Glenn Chong. Good morning po, Kuya. Good morning po, Attorney Glenn. Ang tanong ko po, ano po ang isusulong yung batas para matuldukan na ang talamak na political killings sa bansa, lalo na pag sumasapit ang eleksyon? Eh, kung ano, kung mabubuhay pa siya bago I will live. Mabubuhay ako, sir. Hindi ako mamamatay. I'm sure about that. ang tanong po ninyo, sir, is ganito po. Ang sagot ko po is, actually, ang una kong legislative agenda is linisin talaga yung election system. Okay. Kick out Smartmatic and provide hybrid election system. Mm. So, yun yung manumanong butuhan. Yung patayan na sinasabi. Yes, sir. That's the second one. Inilatag ko lang. First one is yung manual voting, manual counting, then automated transmission. Ito po yung hybrid election system. Mm. Second one is, ito bunsod ng experience ko kay Richard Santillan. Mm. Na kahit po ako ay dating congressman, ang kalaban ko po ay mga pulis, mga otoridad, mga tiwaling pulis. I'm not accusing the entire institution. Ito mga tiwaling pulis. At nakita ko po kung gaano kahirap gumapang para makamit po yung hustisya para sa kanya. As a matter of fact, I didn't even see myself na humingi ng tulong sa public attorney's office. Kasi ang public attorney's office is only for indigents. Mm-hmm. Hindi ho naman ako indigent. Mm-hmm. But look at yung kalaban ko on the other side. Also a lawyer at the yes. same time. So gumapang ho talaga ako until now. So because of my experience, inadapt ko po yun as my second legislative agenda. Yung law enforcement reform. Mm-hmm. Kasi alam ko po na meron talaga mga police dyan na binabayaran to do the killings. To do the killings. So itong political killings, these are not entirely done by gangsters. Meron dyan mga binabayaran. Like for example, itong kay Richard Santillan, I term it as a political killing. Mm-hmm. Gusto ko pong gumawa ng batas tulad nitong nangyari kay Richard. Within 24 hours na nangyari yung krimen, if the family demands for documents, evidence, the police is obligated to provide it. Kasi itong nangyari sa amin, 60 days na po, walang binibigay ni isang papel. Parang naiipit yung mga dokumento. Iniipit nila yung ebidensya, the family cannot sue. Mm-hmm. Hindi nakakakuha ng hustisya ang pero pamilya. Wala po bang legal remedy doon, attorney? There is another legal remedy. I mean, with the existing law that we have,
ano po ang remedy dyan? First is, of course, yung ginawa ko po kay Karanza, kinasuhan ko po sa ombudsman. That's one. Obstruction of justice, obstruction of criminal prosecution. You can go for writ of amparo. But it will take time. Data. The court, habeas data is another one. Habeas data, writ of habeas data. But that's another course. But it will take time. Writ of amparo, the RTC will call for hearing. Ang tagal. So, pang gusto nyo pang amyenda dito para mas mabilis? Yes, you have to put the obligation sa police, lalo na kung police ang sangkot. Like in this case, police ang sangkot. Hindi lang police siguro, kung ibang in authority. Pa. Yes, other persons in authority. Kasi ito naman ang ginagamit talaga for political killings. Look at the way they kill. Itong nangyari kay yung babae. Look at the way they operate. Hindi naman ito, you look at people with training. Ito naman ang nakikita mo eh. So, immediately after the crime happens, you have 24 hours to explain. Provide all the documents. Ang pamilya, may tool na po sila. May instrument na po sila na magagamit nila to seek justice. Okay. Quickly, are you in favor of restoring death penalty? Yes. Okay. So, yung ano naman, pagbaba ng criminal liability yes. From 15 to 12? Yes. Kasi sir, ganito po yan. It's like getting those children out of the market for criminality. Kasi yung mga bata po, ginagamit po yan ng mga criminal gangs. Diba? Yung mga criminal gangs, ginagamit po yung mga bata. So what we can do is remove them from the market. Reform them. That's the way I look at lowering the age of criminal responsibility. Actually, they call it social responsibility. So parang improve din yung centers natin yes, where opo. They can be reformed. Yes, hindi lang po yung just simply lowering it. You have to reform and you have to provide the means to reform these children. Para to ensure that they will be reformed. Yes. Kukunin mo sila from the market of criminality so that walang magagamit yung mga criminals. It's actually that way. That's the way I look at it. Kunin mo yung mga batang ito from availability sa mga goons na to. And then reform them para pagbalik nila, hindi sila maging ganyan. Okay. Yan, sa Lipa, Batangas naman tayo. Magandang umaga po riyan. Si Sara Romero. Tuloy kayo. Anong may paglilingkod? Magandang umaga po, Kuya Daniel at kay Atty. Glenn Chong. Ang itatanong ko po kay Atty. Glenn, kung mahalal po kayo sa Senado, ano pong pwede niyong maging aksyon sa issue po sa ENDO at sa mga age limit na required sa mga pribadong kumpanya po? Ayun po, salamat po. ENDO age limit sa mga company, pagka medyo may edad na. Oh. That's a very good question. That's on my third legislative agenda. Okay. Palagi ko pong sinasabi ito, Kuya Daniel, mga kababayan, na gusto ko talagang iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Ginawa ko na po yan sa biliran. Poverty incidence dropped from 65% to under 30% in just 3 years. So, kung nagawa ko po yan dati, pwede kong magawa yan ngayon. In a bigger scope. In a bigger scope. How do I do it? I realize that para maiangat mo yung taong bayan sa kahirapan, sa kumunoy ng kahirapan, you need to make your economy grow faster. Kung ako lang, hindi ako kontento sa 6 to 7% ng economic growth. Kasi yung population mo rin, mataas din eh. So dapat yung, kaya nga, the ideal is mababang population growth, mataas na economic growth. Kasi mas madaling dumoble yung ekonomiya in a few years. And that's how we improve. Kailangan tumaas, lumago yung ekonomiya mas mabilis. How do we do it? We need foreign capital. Kasi hindi kaya ng Pilipinong capital eh. If you look at the market, mas marami po sa ating mga kababayan ang naninegosyo small and medium. Konti lang po talaga ang mga large. So they have sila lang po ang may capital. We need to bring in foreign capital para mas lumago po yung ekonomiya natin. But how can you do it kung pagdating pa lang dito, pagkuha mo pa lang ng business permit, ang tinatanong na sa'yo, magkano ang cut ko? Magkano ang cut ni mayor? Magkano ang cut ni governor? That's what I want to change. We have to make our ease of doing business better. Na pagpasok ng kapitalista, mabilis tumayo yung pabrika. Mabilis tumayo yung negosyo. So that mas maraming trabaho maibibigay sa taong bayan. So that's my priority. But then, I realize also na ang may kapital has the tendency to abuse.
may tendency din po talaga yan umaboso. Kasi sila may hawak ng kapital. That's why I want to protect also the rights of labor. So they go together. It's a balancing act na i-attract mo yung kapital sa labas ng bansa, but you have to protect also the rights of labor. And one of that protection is yung Indo. I am not in favor of contractualization. Except for those provided specifically by law, na tingin ko, like for example, yung sa security guard, that's allowed really under the law. But yung sales lady, yung iba pang service crew, hindi po kasi. Kasi yung sales lady, tsaka yung service crew, they are part of the core business of the company. Dapat nare-regularize po sila. Because with regularization comes benefits. Ito yung sinisave ng mga kumpanya eh. Wag mong i-regularize para wala silang benefit. But you can intervene. The law can be used to make them regular and give them benefits. Doon sa age limit na sinasabi nila. Okay po. With respect to age limits, I think that is the prerogative of the company. Na prerogative talaga po nila. Tsaka depende kasi kung anong trabaho eh. Yes, opo. Mahirap opo. Naman kung halimbawa ay magbubuhat ka ng mabibigat, medyo physical, and then you're already 65 yes, years opo. Old, diba? Yes, opo, sir. So, Kuya Daniel, that's why ang sagot ko po is that would depend on the company. Unless, of course, makikita natin na dinidiscriminate yung isang worker by reason of age limit. Yeah. So, kung ganun, of course, I will side with labor. Ibang usapin naman yun. O kasi po, that is also based on my experience. Nag-manager po ako ng supermarket before. I become congressman. So when pumasok po ako sa supermarket, wala pong benefits doon. So I started giving the benefits, lahat na pwedeng ibigay na benefits. And yung sales po namin grew 300% in 2 years. So we were growing 100% more every year. So ang ibig kong sabihin, if you take good care of your workers, they will actually give you more benefits. They will actually return more money to the company. That's my experience. Okay, yan. Meron din tayo sa iba yung dagat, Atty. Glenn, eh. Para yung mga kababayan natin Pilipino, yes, okay. Bumoboto din sila doon for them to be able to know. So, Singapore naman tayo, si Mary Ann Amiote. Mary Ann, go ahead. Dito si Atty. Glenn. Ano po, may paglilingkod. Maayong buntag, Atty. Chong. Isa po sa inyong mga legislative agenda, as mentioned earlier, ay ang pagsulong ng ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Meron po ba kayong panukala o programa para sa mga skilled OFW na tulad namin na magkaroon ng maayos na mahanap buhay para hindi na kailangan pang umalis ng bansa at iwanan pa ang pamilya sa Pilipinas? Salamat po. Oh yeah, may hugot. Yeah. Opo, ma'am. Mayong buntag sa inyo din ha sa Singapore o sa ubang dapit ng atong kalibutan. Yung OFW na gustong bumalik. Actually, ganito po. That's my fourth legislative agenda. Parang nagsunod-sunod eh. Maayos yung kalatag. Sabi ko po, sir, I cannot pontificate unto myself that I know the problems of this country. Lahat ng problema. Hindi ko po alam lahat ng problema, sir. Hindi ko po alam ang lahat ng solusyon. So, ang sabi ko po doon sa legislative agenda ko, bilang panghuli, maglalaan po ako ng araw, dalawang araw, bawat linggo ng aking panunungkulan para makipag-usap po sa mga sectoral leaders. Nilagay ko po doon OFWs, PWDs, education, health, and everything. Kasi ginawa ko na rin po ito sa biliran. So, dati nung ako'y congressman, pagkatapos po ng sesyon ko dito, Mondays to Wednesday. Thursday, uwi na po ako sa amin. Friday, Saturday, Sunday, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, lahat ng gusto makipag-usap sa akin, linya lang kayo dyan. Harapin ko kayo isa-isa. And I've been doing that for 3 years na congressman po ako. I want to do it again. This time. Pero sectoral leaders po. So ang sabi ko po, kung anuman ang problema ninyo, because ay sabi ko, hindi ko alam lahat eh. So kung anuman ang problema ninyo, pag-usapan natin. Ano yung suggested solutions ninyo? At paano ko kayo pangalagaan o isulong ang interest ninyo sa Senado? So, that's good for all, including OFWs. So, yung sabi po ni ma'am na yung mga OFWs na gustong bumalik, actually, meron din po mga OFWs na nag-i-invest po dito. Ang example po nito, kahapon, kausap ko po yung grupo po ng mga van for hire, sir, Kuya Daniel. Actually, ang sabi po niya,
sinulatan ko na po lahat ng politiko. Pero walang sumasagot sa akin. Ang sumagot lang sa kanya si Glenn Chong. Mm-hmm. So I met him kahapon. Sabi niya, ito problema namin. Marami kaming OFWs na grupo nag-invest ng sasakyan para gamitin as a source of business. Mm-hmm. Pero hindi kami pinibigyan ng prangkisa. Ang binibigyan yung mga like Grab. Mm-hmm. Grab ba yun? Uber? Grab. Okay, Grab. Sa Grab po, sir, ang sakay, isa, dalawa lang po. Di ba? Isa, dalawa lang ang sakay sa Grab. Sila, van, marami sila. So in terms of utilizing each car on the road na mas maraming sakay, sila ang na-out of place. So marami siyang kwento sa akin. Then ang sabi ko sa kanya, I promise you, I'll work for your interest para kung ano man yung OFWs na gustong mag-invest, you can actually do it. So yung tanong po ni ma'am, kung ano man ang gusto nilang mangyari, I would really be willing to sit with them. Mm-hmm. Tingnan natin ano yung solution ninyo. Anong pwedeng? And then, paano ko ito isusulong? Ayan. Okay. At huwag kayong maging biktima ng rentangay. Nauso yung mga nag-invest ng mga OFW na rentangay lang. Sa Vietnam naman tayo, Tony Glenn, Seraphine Makaraig. Magandang umaga po dyan sa inyo sa Vietnam. Go ahead. Nandito po si Tony Glenn Chong. Kuya, good morning, attorney. Bukod po sa mga nabanggit po ninyong programa, ano pa po yung mga bagong program o project na nais niyong maitulog sakaling kayo'y mahalal na senador? Thank you po, sir, sa tanong po ninyo. I think yung election system, electoral reforms, it's actually broader, Kuya Daniel, sir. Electoral reforms, hindi lang po pagpatalsik sa Smartmatic, but baguhin nga po natin ang election system natin. Dahil po, ito ang election system talaga kapag madaya, ito ang puno, dulo at ugat ng matalamak na korupsyon. Kapag wala na pong pera ang gobyerno, isa lang naman ang palaging solusyon eh. Buwisan mo ng dagdag ang tao. Pag binuwisan mo ng dagdag ang tao, sisipa ang presyo ng bilihin. So lahat tayo magdurusa. Okay, I'll rewind it. Tumaas yung presyo ng bilihin. Bakit? Nang magkaroon ng inflation. Kasi tinaasan ng buwis. Excise tax on petroleum oils. So ito, this is part of the production process. So sisipa talaga. Does the government have a choice? No. Ako, I'm not blaming the president for the train law. He has no choice. Walang choice si presidente. Kulang ang pera ng gobyerno. You cannot really blame. Hindi mo masisisi ang Pangulo. E saan mo i-blame yan? Yung talamak na korupsyon. Yung pera ng gobyerno nawawala, ninanakaw. Bakit? Kasi kailangan ni congressman, ni gobyerno, ni mayor na bumawi kasi nagbayad doon sa sindikato. So in effect, yung pagtaas, pagsipa ng presyo ng bilihin is a direct consequence ng madayang eleksyon. Maraming pera ang napupunta doon sa sindikato. Nauubos ang pera ng gobyerno. So anong solusyon? Buwisan mo ang tao. So tayong lahat nagdudusa. So that's why we need to reform our election system para at least naman, kung malinis yung election system, yung mga tapat na lingkod bayan will have a chance to be able to get inside the system. Okay, then pangalawa, yung law enforcement reform. Pangatlo, yung trabaho po para sa ating manggagawa, protection din po sa kanila. Pang-apat, yung sa consultation po ng taong bayan, kung ano po ang problema nila. I think I will have a full plate already, sir. Tsaka mabigat yung consultation, but that's very important. Yes, sir. That's one way of knowing kung ano yung talagang hinaing nila directly. Pero ito, dagdag ko lang sa tanong ni sir. Gusto kong, di ba mayroon naman yung PDAF? Di ba, yung Priority Development Assistance Fund? Bala ko pong gamitin yon para ibalik ko yung school bus system. Yung pilot lang muna. Na libre. Ibalik ko yung school bus system na pilot lang muna. And then, from there, I'll work a way out to make it a national system. Yun, gusto ko pong ibalik yun. Kasi malapit talaga sa puso ko yun. Yung school bus. No? Yes, opo. Kuya Daniel. At sa Taiwan naman tayo, si Chris Chan Salta. Magandang umaga po dyan sa Taiwan. Tuloy kayo, nandito po si Attorney Glenn Chong. Good morning po, Kuya. Good morning, Atty. Glenn Chong.
Marami po tayo mga kababayan dito sa Taiwan na nakakaranas ng sobrang taas ng paniningil ng placement fee ng mga employment agencies sa Pilipinas. Kung kayo po ang mahahalal bilang senador, ano po ang inyong plano o maitutulong sa mga OFW upang hindi po tayo maubuso dito sa Taiwan? Placement ng mga agency po. Salamat. Thank you po, sir. Kuya Daniel, these are specific problems. Kasi, like for example, in Taiwan, it's a problem of high placement fees. Sa France naman, like southern France, marami pong Pilipino doon, or sa Italy, na maraming Pilipino nakakonsentrate pero walang konsulado. So they have to travel far para lang umabot sa nearest consulate or embassy. So ibig ko pong sabihin, iba-iba po ang problema ng OFWs across the world. In Saudi Arabia and the Middle East, it's protection. Dito, it's placement fees. So, yun po ang gusto ko. Papasok po yan siya sa fourth legislative agenda ko. Let's sit down together. Anong problema nyo? Anong suggested solution nyo? Then I will work for your interest. So, are you in favor of having this OFW department? Parang magkaroon ng separate na department daw talaga para sa mga OFW? I'm looking at costing, but the necessity, I think, is there. Kasi po, pag sinabi mong Department of Labor and Employment, ang laki na nga ng labor force dito sa Pilipinas, and then we have OFWs across the world. So I think we have to divide it into two. Itong Department of Labor and Employment only for local, then yung OFWs, of course, for OFWs, para po mas concentrated po yung solution sa kanila. I'll go for that. I'll go for that para concentrated po ang tulong sa kanila. Like, for example, itong high placement fees, ma-address po. Kasi pag dito ka sa DOLE, yes, opo, ang daming OFW talaga eh. No? Yes, opo. Kasi kung dito ka sa DOLE, ayaw ko kung kailan ma di ba, merong OWA. But I don't know how fast they can really address it. Pero pag isang department na nakatutok dyan, I think the response will be faster. Pero, I would stress this again. Sending our people out to work should not be a continuing option. Hindi yan dapat yung labor policy natin. Mas dumami dito ang trabaho. Dapat ang labor policy natin is get them back here. Kaya nga po, palagi kong sinasabi, we need to increase our economic rate faster. Dapat lumago talaga yung ekonomiya natin faster. You need to put in investments para mas strong tong local economy natin. And people can come back. Okay, salamat po. At eto, meron pa tayo. Isang nasa Edmonton, Canada naman tayo, Attorney Glenn. Si Reynold, yes, Cortez. Go ahead, Canada, magandang hapon dyan sa inyo. At umaga naman dito sa amin. Good morning po, Kuya. At ganun din, good morning kay Attorney Glenn Chong. May kasabihan po na justice delayed is justice denied. Sa ngayon, napakabagal umusad ng mga kaso sa korte. Kaya kung halimbawa ikaw ay mahirap, hindi ka na magkaka-interest na ituloy yung kaso, lalo na mayaman o ma-influensya yung kalaban mo. Ngayon, kung ma-elect po kayo, may proposal ba kayo kung paano bibilis ang justice system sa Pilipinas? Sir, magandang hapon po dyan sa inyo at salamat po sa tanong po ninyo. Kung ako lang sana ang presidente, binilisan ko na yan. Ganito po, I'm very concerned about the slow pace of our justice system. Actually, naisip ko po unahin po nating i-revisa yung rules of court. Yung rules of court kasi, it allows for continuance of hearings. When you say continuance, postpone. We do away with that rule. Tanggalin mo yung mga postponements para hindi bumagal yung justice system. Kung ako lang po masusunod, baguhin ko po yung rules of court. Pag nagkaso po tayo, bibigyan kita ng isang buwan prosecution, isang buwan defense. Walang kaso, wala mo ng hearings, you prepare your case. Then after that, marathon hearing. Marathon hearing, isang linggo, dalawang linggo. Then you have your justice already. Tingnan ko po kung how I can do that as a senator. Pero kung ako yung pangulo, gagawin ko yan. Pero hindi naman ako tatakbong pangulo. As a senator, I will push forward with that. Is that within the power of the president, Attorney Glenn Chong? I don't think it is something that, sir, he can just do unilaterally. If you are the president of the Philippines, you just can do about anything you want.
Mm-hmm. I mean, from the practical side, mm-hmm. of course you can. Mm-hmm. But of course, I'm not running for president. Mm-hmm. I'm running for senator. Mm-hmm. So in other words, even if I have this proposal, I have to work within the ambits of my power. Mm-hmm. So that is collegiality in the House, in the Senate. Mm-hmm. But I will push forward whatever way I can. Mm-hmm. Kung ano man na mapabilis natin yung ikot ng hustisya. Because this is actually the more stable solution to rising criminality. Mm-hmm. The certainty of punishment. Mm-hmm. Ako nung nagpatakbo po ako ng school bus system, sir, Kuya Daniel, meron akong apat na rules eh. Mm-hmm. As a means to discipline the students. 3 minutes to load and unload. Mm-hmm. Girls first, boys last. Mm-hmm. Nung pagpasok, you have to be there at the pub. 10 minutes before the published time of arrival ng bus. We don't wait. Mm. Wala akong senyorita sa amin. Mm. Then the last one is, do not vandalize the bus. Mm. First offense is perpetual disqualification. Hindi ka na makakasakay. So yun po ang tawag ko doon, hot iron rule. Mm. What do you mean by hot iron rule? Mainit ang plansa, huwag mong hawakan. Mm. So when they know that the punishment is certain, hindi na mauulit yan. The bus was vandalized only once. Mm-hmm. Pinunit po niya yung upuan. Mm-hmm. Galit na galit ako. Pinadisqualify ko lahat ng bata sa barangay na yan. Mm-hmm. As in lahat ng bata, I don't care kung magalit yung nanay. Mm-hmm. A week later, sinurrender nila yung batang nagpunit. Ito yon siya. Mm-hmm. So, I disqualify the bata. No matter what the parents will say, you're not going to ride on the bus again. Mm-hmm. Pero yung ibang bata na nagsurrender, pinasakay ko na uli. So that's what I meant. Hot iron rule. Mainit ang plansa, huwag mong hawakan. Okay. Ito po, mainit din ang reaksyon mula sa FB. May 916 na nag-like. May nag-love na 625. May natawa na siyam. May nag-wow na 17. May nalungkot na 2. Palagay ko natalo rin sa eleksyon. May 3 nagalit. Palagay ko taga-Smartmatic at taga-Comelec. Kuya Daniel. Ayan. So, at least meron kading baka Smartmatic yun, Kuya Daniel, yung tatlo. Sabi ko sa iyo, nanonood din sila eh. Oo, nanonood. Alam ko na kung yung isa sino. Si General Caranza yun. Si Colonel Pitalio tsaka si Colonel Calixto. Ito yung tatlo eh. Uh-huh. Oh, yung tatlo, di ba? Yung tatlo na palagi kong pinapangalanan sa Facebook. Okay, nabilang na. Yan, accounted, fully accounted. Itong dalawa naman siguro. Nalungkot. Yung asawa ni Richard Santillan at yung anak. Kasi palagi din silang nanonood sa akin. Nalungkot lang Opo. Naman sila. Ayong wow, hindi ko na alam yan. Dami na yan eh. Yan, at meron kami ditong kapirasong, ito pang millennial naman is nasabi natin. Ito ang aming tawag dito ay complete me. Yeah, pakibasa lang po at pakikompleto. Yan. Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial elections, iti pinapangako ko na ako'y maging tapat na lingkod bayan sa inyong lahat. At ipinapangako ko po ito sa ibabaw ng puntod ni Richard Santillan. Ayan. Okay, maraming salamat po. Thank you so much for being with us. Looking forward to seeing you again. Thank you. Senatorial candidate for 2019 elections, Attorney Glenn Chong, dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Yes, sir!